Hi guys! Welcome back to my another vlog. And today's vlog, gagawa ko ng review about sa Dalskin. Kung di nyo pa alam yung Dalskin, ako rin naman nung una, hindi ko alam kung ano yung Dalskin na yun. Kasi yung friend ko ni-recommend lang sa akin tong product na to. And ayun nga, nakakaalis siya ng pimples. And also, nakakaputi din siya katulad nung nangyari sa face ko ngayon. So, ayun. If you wanna know more, just keep on watching. Okay, so ipapakita ko na sa inyo yung product na ginagamit ko. Ang name niya is Dalskin. So, kung di nyo pa to alam, ngayon alam nyo na. Dati hindi ko din to alam na may ganito pala na pampalis ng pimples, pampapote, ganyan. Actually, nalaman ko lang din to sa friend ko kasi siya yung seller na itong product na to. Hindi ko alam kung saan niya nakukuha. Basta, nirecommend niya lang sa akin. Tapos, sinry ko lang din. Tapos, gumana naman siya sa akin. So, wait lang. Hindi porket na gumana sa akin, gagana din sa inyo. Kasi, iba-iba naman tayo ng skin type, diba? So, dapat alam niyo na kung sensitive ka. Kung sensitive ka, huwag ka nang gumamit ng ganito. Kasi, ano, mahirap eh. Baka kasi may mangyari sa'yo. Baka yung, alam mo yun, may mangyari sa mukha mo kasi sensitive yung face mo, di ba? So, pag binili mo na itong, pag nakabili ka na itong product na to, basahin mo yung nasa likod. Kasi meron siyang 4-step. At saka may nakalagay dito na disclaimer. So, sabi doon sa disclaimer is, we are not familiar with buyer's skin type. Condition, skin history, or sensitivity and cannot make personal recommendation for any kind to any buyer. We are not liable for negativity or damaging results that may be obtained by proper and improper use of this product on in any person. So, kailangan mo talaga alamin kung sensitive ka o hindi. Kasi kung sensitive ka, huwag ka nang gumamit na neto. Kasi hindi ka sagot ng Dalskin kung may mangyari dyan sa face mo. Kaya, mainam na alamin mo. Oops, nahulog. Okay, so yung Dalskin, may laman na siya na soap. Ayan, may laman siya na soap. So, yung itsura ng soap niya is color white. Ayan. Tapos, pag umaga, pag papasok ka ng school, syempre gagamitin mo yung sun care. Yung sun care, may SPF siya na 30. Ayan. So, ang paghugas ng mukha mo is pa ganun. Pa-up forward. Ayan. At saka, ano lang ah, gentle lang. Wag rude sa mukha. Ano, parang isip mo na lang baby face yung mukha mo, kailangan mo ingatan. Ganun. Basta gentle lang yung pagkahilamos niya. And, babad mo siya ng 2 to 3 minutes ng ginagano, ng minamassage mo yung mukha mo ng ganun. Okay? 2 to 3 minutes. Tapos, after nun, after mo na mag-wash ng face, syempre hugasan mo na yun. Tapos, mag-toner ka. Ayan, kuha ka ng kahit maliit lang na cotton balls, tapos maglagay ka nito. Tapos yung paglagay din ng toner, pa ganun din, pa up forward din yung paglagay mo ng toner. Okay? Tapos after nun, pag naglagay ka na ng toner, ano, antay mo muna matuyo yung toner mo, saka ka maglalagay ng night cream at saka ng sun care. So pag umaga, sun care, pero pag gabi, night cream yung ilalagay mo. Okay? So, pag first week ng paggamit mo ng Dalskin, ano, hahapdi yung face mo. Mararamdaman mo na yung pagkahapdi niya, tapos mamumula yung cheeks mo. Parang, ano siya, mag-rosy cheeks na yung face mo ng, ano, ng natural. Magiging ganun siya. Tapos, by second week, ano, magbabalat na yung face mo. Di naman totally na sobra yung pagkabalat. Mild lang yung pagkabalat niya. And ako, nung nagbalat yung mukha ko, na-enjoy ko na rin na na-butter. Kasi, ayun nga, nakikita din naman yung balat kapag malapitan. Kapag, ayun, lalapitan ka ng friend mo, makikita na nagbabalat yung face mo. Pero, pag nagbalat yung face nyo, hayaan nyo lang na magbalat. Okay? Huwag nyo yung alisin. Basta hayaan nyo lang magbalat. Tapos, kapag humapdi na yung mukha nyo, kasi pag binalatan mo yan, pag nabalat na yung mukha mo, hindi na siya mag-hapdi. Magiging okay na siya. Pero kapag yung face nyo, ma-hapdi na talaga, as in, hindi nyo na kaya yung hapdi niya pag sinasabon mo siya, kahit huwag ka na mag 2 to 3 minutes.
ano na, basta pag bumula na sa mukha mo, tapos na-massage mo na siya, kahit di siya umabot ng 2 to 3 minutes, ano, banlawan mo na agad kasi sobrang sakit nga nun. And kung hindi mo na kayang hapde, huwag ka muna maglalagay ng toner. Hayaan mo muna, after ng pagkahugas ng wash ng face mo, mag-cream ka kagad yun na. Pero kung kaya mo na yung hapde niya, tapos gusto mo na maglagay ng toner, mas okay. Kasi ganun yung ginawa ko eh, kahit mahapde yung sa mukha ko, nag-toner pa din ako kasi parang mas better kapag bago ka maglagay ng cream, syempre magto-toner ka muna, di ba? Ayun. So, tsaka ano pa ba? Pagkagamit ka nito pala, bawal kang mag-makeup. Oo, bawal kang mag-makeup pag gumagamit ka nito. Pero after siguro ng ilang weeks, ako kasi ano na eh, naglalagay na ako ng light makeup katulad lang ng powder, yung polvo, tapos blush on. Ayun. Pag ano naman, pwede ka naman gumamit ng kilay, lip tint, at saka ng mascara. Ang bawal lang is foundation. Yung mga liquid na ano din, na makeup, bawal. Kasi ayun nga, syempre mag-cream ka, tapos may ilalagay ka pang liquid makeup, chuchu, ganun. Baka, alam na, baka may nangyari sa face mo, ganun. Hindi naman ito mabilis maubos yung mga cream niya. Ayan. Ayun, no? Medyo hindi nakikita. Medyo madami-dami pa naman yung ganito ko. May ganito din sila na pag kunwari naubos mo yung ganito mo tapos may sabon ka pa, may pwede pa ata bumili sa kanila ng ganito. Pero ano, ang presyo niya is 100 pesos. Then yung sabon is 80 pesos. So much better na lang na bumili ka na lang ulit ng bago. Kasi yung, magkano may ganito nila? 300 or 350 lang yung ganito nila. Tapos maabot siya ng 1 month. Naka 1 month na ako ng gamit ng ganito pero hindi pa din nauubos yung panghugas ng mukha ko. Madami-dami pa siya. Pero yung sa katawan ko, syempre ubos na yun. Yun na lang. Pero tumagal din yun ng ilang linggo. Ilang linggo din yung sabon na yun sa katawan. Ang matagal is yung sa mukha nyo. Basta kapag naubos, much better na lang na bumili ng bago kaysa sa tingi-tingi. Ayun, kasi mas mahal, mapapamahal. Parang same lang yung presyo, di ba? So, ayun, bili na lang kayo ng bagong sunscreen. And dagdag lang, after 2 months, alam ko, after 2 months paggamit mo ng dull skin, pwede ka nang gumamit ulit, like katulad ng foundation, ganyan, pwede na after 2 months, ganun. Ang alam ko ah, pero sa akin kasi parang bihira na lang maglagay ng foundation, ganun. Depende sa trip nyo kung ano gusto nyo, basta kayo bahala, mukha nyo yan. So, kung gusto nyo rin bumili ng product na katulad na ginagamit ko, i-comment nyo na lang sa baba kung gusto nyo bumili, or kaya i-PM nyo ako kung kanino ko binili or saan ko nabili, or kaya i-search nyo na lang siya sa Facebook. Ang name niya is Antoinette Pablo. For sure naman magre-reply agad yun sa inyo, guys. So, ayun lang. Yun lang yung review ko sa Dull Skin. Maganda siya. Worth it naman yung pagkabili ko. Worth it yung 350 or 300 pesos ko. So, ayun lang, guys. I hope you like this video. Thank you.